Sa linggong ito, may showbiz couple na ikinasal, ang dating sex bomb dancer na si Rochelle Pangilinan at ang aktor na si Arthur Sulinap. Imbitado tayo. Nung magkanya-kanya na ng career, ang unang henerasyon ng sex bomb girls, si Rochelle naging solo singer, songwriter at dancer. Gumanap din sa iba't ibang mga teledrama. Pakasalan mo siya. Si Grace ang girlfriend mo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may nagpag-get-get-ow sa kanyang puso. Ang aktor at dancer din na si Arthur Sulinap. At nito lang Martes, kasalan na sa Tagaytay. Star-studded. At talaga namang pinag-usapan. Heto na, sina Mr. and Mrs. Arthur at Rochelle Sulinap. Hashtag Art Rock in God's Perfect Time. In their own words, ang kwento ng kanilang pag-iibigan hanggang kasalan. Iba eh, parang lahat positive para sa akin. Wala, nag-glow lahat, cloud nine. Very overwhelming. Oh. Lahat ng response ng mga friends and family. Tapos kasi mga 2 days after ng wedding, nag-taping na ako sa Pepito eh. Hindi ko masabi yung mga lines ko. Sabi nila, wow, lumulutang ka pa. Ang wedding venue, puti-puti, tad-tad ng mga bulaklak. How to create something fresh design for them? It's a good thing we got a venue that never been used. So, sila yung unang gumamit. The challenge for me na lang is to how to make the venue beautiful without being over-decorated. Pero syempre, ang center of attention, ang bride at ang kanyang bonggang wedding gown na gawa ni Michael Cinco. Nanginginig yung buong katawan ko, sobra. Pinipilit ko kasi mag-umiyak eh, kasi ang pangit kasi sa picture kung ako yung iiyak na kaganaat. So pinipilit ko talaga, hindi ako iiyak. Papunta na kami dun sa set door. Hindi ko alam yung heels ko na nanginginig talaga na ganun. Tapos yung buong katawan ko parang pinipigilan ko lang, Nung nag-start na yung entourage, nagulat ako, nagsisigawan lahat. Sabi ko sa kanila, ano nangyayari? Bakit sila maingay? Ganto ka pa rin. Hindi, nag-enjoy lang po sila kasi gusto po nila masayagin. Ah, hanggang sa ayun na, nung bumukas yung pinto, nakita ko siya, wala na, ulap na ulit. Wala na. Malayo pa lang, siya lang talaga yung nakita ko. Kahit malabo yung mata ko, hindi, nakita ko talaga siya alilit. Habang nagmamarch ako sa aisle, lahat ng mga mukha doon talagang iniisa-isa ko lahat ng mukha nila kasi yun ang gusto kong tandaan habang buhay. Maliban sa sobrang saya, parang gusto ko bilisan niya. Kaya pag nakikita mo sa video, gumanon ako sa kanya. Nalika na dito. Tapos medyo gumaganon ako nun kasi ayokong umiyak. Gusto ko happy lang. Goal talaga namin huwag umiyak kasi iyakin ako. Minsan iyakin din siya. Lahat ng kung saan kami nagsimula, siya sa Itbulaga, sa Sex Bomb, lahat yun ng ninong, ninang, entourage, may parte dun sa buhay namin. Isa siyang malaking masayang celebration lang. Lalo ako, nagbabaka sakali lang naman ako sa Itbulaga kasi busy ang Bulaga. So everyday talaga live sila. So, tapos weekday pa yung wedding kasi. Oo. So para mag-taping sila, parang afternoon alam ko, iniiyak na naman ako. Turned out good naman. Halos buong entourage na lagyan ko ng music. Very light eh. Light yung wedding. I think they're both genuine. Mahal nila ang isa't isa. Napaka hands-on nila bilang ikakasal. Nakakatuwa kasi pag pinanood mo yung same day edit video, talagang ramdam mo yung sinseridad ng kanilang vows. Bagamat hindi maitatangging en grande ang kasal, siniguro rin ng bride and groom na mananatili itong intimate. Siguro mapaproud siya. Sobrang mapaproud din. Bago kasi siya mamatay, yung nanginingi niya sa akin. Gusto niya baby na, yung gano'n. Gusto niya makilala talaga yung mapapangasawa ko. Pinag-pray ko talaga na sana maramdaman ko siya doon sa loob. Actually,
May nakita nga akong butterfly. Una ko siyang nakita sa loob ng room ko, sa night before the wedding. Pero ang pinaka nakapagpaiyak sa akin eh, nung sinabi ni pastor na tinawag niya yung parents ng groom tsaka ng bride. Na mag-pray. Na i-pray over kami. Yun, may lumapit na paru-paro. Na-feel ko talaga yung presence niya eh. Hiramdam ko apat yung nagpipray kasi mamit daddy niya, nanay ko, tsaka si tatay. Ilang buwan bago ang kanilang 8th anniversary, noon lamang nakaraang taon, nag-propose si Arthur kay Rochelle. They will marry me. Pero bago noon, humingi muna si Arthur ng basbas ng ama ni Rochelle. Dinalaw niya ang puntod nito. Sabi niya, anong gusto mo bang wedding? Sabi ko, ang gusto ko lang masaya tsaka masarap ang food. Yun lang. Kaya kanina, papunta dito, na-overwhelm pa rin ako na bakit ganun? Bakit grabe? Grabe yung gift, diba? Bakit ganun tayo nakapag-deliver ng wedding? Eh, ganun lang kami eh. Hindi ako humingi ng sobra. Yun. Pero grabe yung pagtanggap ng tao sa amin. Gusto ko simple lang eh. Pero yung nakapag-inspire kami sa ibang tao, sobrang thankful talaga kami. Ang gusto lang namin, madalas si God sa sentro namin ng lahat. No? Kasi yun ang natutunan namin sa 9 na taon. Again, 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 let's start from the very beginning. Nagkakilala kami sa, siyempre sa DC7. Tapos ano yun, 7-7 mano-mano. Ang una naming eksena is bed scene. Parang kabit kita doon. Diba ayaw mo sa akin nun, yung dating? Ayaw ko rin yung dating niya eh. Kasi ayaw yung image namin niya na sex bomb, parang masyadong kikay, pa-sexy. Sexy. Ayaw ko talaga ng ganun. Sabi ko, gimikera siguro tong babaeng to. Judgmental, hindi ko, no? Hindi ko magugustuhan, parang ganun. Tapos na-turn off ako nung unang date namin kasi sabi ko dinner lang kami, ginawa niya, niyaya niya yung buong sex bomb, manager niya. Parang naubos yung sweldo ko nung buong week na taping nun sa bill kasing dami. Pareho kaming makapamilya. Yung love namin sa family, same kami. Mahilig ako mag-surprise. Sa lahat ng events namin sa buhay, Valentine's, birthday niya, hindi ako nakaka-miss ng isang taon na hindi ko siya sinusurprise. Kasi nung una, pareho kami matigas ang ulo. Kapag nagkamali yung isa, nagkamali ka, okay, ako din. Gaganti ako, gantihan, ganon. Hanggang sa unti-unti, minahal na namin yung isa't isa. Tapos yung unti-unti, matututunan mo yung magpasensya. Gaya raw ng lahat ng relasyon, ang kanilang pag-iibigan, parang espageti. Minsan pataas ng pataas, pero may mga pagkakataon ding pababa ng pababa. Natutunan ko mag-sorry na kahit hindi ako may kasalanan. De joke lang. Grabe. Hindi yung babae kasi, kaya... Oh, sige, sagipin mo yan. Minsan kasi kailangan talagang ano eh. Siyempre, ano yan sila, ma-pride eh. So parang ako na lang yung gumagawa ng way na pag-usapan yung issues namin. Ngayon natutunan ako na huwag sabayan yung galit niya. Naghiwalay after ng proposal kasi kulang ng time sa isa't isa. Tapos away. Hanggang sa nag-give up. Sinoli ko na sa kanya to, pasoli na ako sa Sing Sing. Kasi ayoko na. Hanggang sa ayon, kinag-usap kami, kinausap niya ako. Sinasabi niya na, i-work mo to, yung mga ganitong ayoko, hindi talaga siya naayos eh. Sinasabi ko lang, oo, 1 week, okay, after nun, babalik na naman. Magsasawa at magsasawa ka. Kasi maraming times na talaga siya nag-give up. Aminado naman ako sa lahat ng mga nakasalanan, naging kasalanan ko sa kanya. Kaya yun talaga yung gusto kong sabihin ng sabaos na, thank you for not giving up on me. I love you. Goosebumps, talagang kikilabutan ka na talagang hindi mo na alam. Yun pala yung ano, yun yung literal na mixed emotions na pati kami nararamdaman namin para sa kanya. Sa reception, hindi rin naiwasang pansinin ang 8-layered cake na kulay itim. I asked her, bakit black? Sabi niya, she wants it different. Actually, black is elegant actually. Maganda kasi yung motif niya eh. Black yung body and then yung flowers niya, contrasting yung color, so it really look nice. Spy on me, baby, you satellite. Pero ang talagang pinag-usapan nung nag-perform si Rochelle kasama ang ilan sa mga kasabayan niya sa sex bomb, lakas maka-throwback. Na
alam kong ito yung ano, pinakaihintay ng marami. Rehearsal pa lang namin, nakikita ko sila. Sinabi ko na kina Ira yun. Sabi ko, hanggang sa bago ko ikasal, gusto ko kayo yung makakasayo ko at makakasama ko sa stage. Nakakatuwa kasi kapatid ko na talaga sila, na minahal ko talaga sila. Ang groom na si Arthur, hindi rin nagpatalo. Sumayaw din. So, biglang tumugtog yung music namin. And hindi really want me na abstract. Tapos biglang pumasok yung mga original abstract. Doon ako sobrang surprised. Hindi ko na maalala yung steps. Biglang sa chorus, biglang bumalik sa akin yung sayo namin. Sabay-sabay kami. Kaya ang ganda tingnan. Tapos nagsigawan na yung mga friends namin. O, tinawag ko pa si Dong para mangingin ng damay. Sobrang maalaga to eh. So, mabait na tao talaga. Makikita mo talaga yung nature niya na mabait siya sa lahat eh. Masungit lang na suplada, pero ganun. Pero ano siya, strong personality niya. Pero pag naano mo na yung ano niya, yung soft part ng puso niya, ay so, ala, tupi. Ito yung klase ng lalaki na ano eh. Konting ganun mo lang ng kilay, alam niya kung ano nangyayari sa'yo. Konting ganun mo ng mata, alam niya, tatanong niya agad sa'yo, bakit? So doon ko nakita na, ah, mahal talaga ako ng taong to. Grabe, yung pag-aaral niya sa'kin, pinag-aralan niya ako ng sobra. Kasi balak namin magka-baby na agad. Ibibigay sa'yo, ibibigay talaga sa'yo eh. Kasi basta gusto ko lang healthy. Pero kung ako tatanungin, sana as soon as possible, meron agad. Nilakad ka ba? Yan, nagmamadali talaga. I love you, be. Alam mo naman yun. Yung wedding vows natin, magkamag-alala, ipapa-frame ko yun. Ilalagay ko sa bawat kanto ng bahay para ma-remind ka tayo. Basta, walang iwanan. Na. Ako ang number one cheerleader mo. Maabot mo lahat ng pangarap mo na kasama ko. Sa kanya naman, nasabi ko na rin lahat. Ano lang, totoo pa rin ko talaga yun. Hindi lang dun sa araw ng wedding. Ito na yung simula natin. Di ba? Naligawan pa rin kita. Tapos lahat ng mga araw na importante, yung mga Valentine's, birthday, hindi titigil yung mga surprises. Every year pa rin yun.